to Jill Channel with Teacher Beth. Learn, be knowledgeable, and be inspired. Don't forget to like and subscribe for more videos. Thank you! Ang ating subject ngayon ay MAPEH-HEALTH2, Quarter 3, Week 6 to 7. Ang ating pag-aaralan ay Positibo at Negatibong Damdamin. Positibo at Negatibong Damdamin. Ito ay Week 2 to 6 sa Pivot 4A ng Grade 2, Health 2. Tingnan natin ang larawan. Ano ang masasabi nyo sa dalawang larawan na ito? Sa palagay nyo, ano kaya ang kanilang pinagtatalunan? May bukas bang kaisipan yung bawat isa? Ano ang mapapansin nyo? Bakit kaya ang larawan na ito ay nagsasaad ng ganito? May ikes at mayroon ding walang ikes na ilaw sa taas. May maganda ba yung isa na damdamin at yung isa naman ay hindi? Okay, sa araw na ito, pag-aaralan natin ang positibo at negatibong damdamin. Yan, basahin ulit natin. Positibo at negatibong damdamin. Malalaman natin, aaralin natin ano yung mga positibo at negatibong damdamin na ipinapakita ng bawat tao sa bawat sitwasyon ng ating buhay araw-araw. Ang layunin sa araling ito ay natutukoy mo ang mga positibong damdamin at negatibong gawi batay sa mga larawan o sa pang-araw-araw nating gawain. Pangalawang layunin, na isasagawa ang mga positibong damdamin sa anumang negatibong sitwasyon sa buhay. Tayong mga Pilipino, kahit anumang negatibong sitwasyon, marunong tayong magkaroon ng positibong damdamin sa bawat sitwasyon. Basahin natin ang sumusunod na mga salita. Pamilya, magaling paghahain, pagsasangguni o pagbibigay ng ideya, pagbibigay ng ideya o paghingi ng ideya sa ibang tao. Ang tawag doon ay pagsasangguni. Pag-eehersisyo, paglilibang. Ayan, tingnan natin ang mga sagot nyo. Kung katulad yan ang mga sagot, napakahusay mo. Ang galing-galing mo! Narito ang dalawang larawan. May larawan A, larawan B. Ano ang mapapansin nyo sa dalawang larawan? Magaling yung isa umiiyak sa larawan B at sa larawan A naman, siya ay masaya. Kailan tayo nakakaramdam ng masayang pakiramdam, masayang emosyon? Ang masaya ba ay positibong nararamdaman natin? Magaling, opo. At ang larawan B, ano ang mapapansin natin? Ang bata ay umiiyak, mayroon siyang negatibong nararamdaman. Batay sa ating nakikita, siya ay umiiyak. Tayo ay nakakaramdam, bata man o matanda, nakakaramdam tayo ng iba't ibang emosyon. Minsan tayo ay masaya,
minsan naman ay malungkot. Ang pagkaramdam ng lungkot at saya ay normal sa isang batang tulad mo. Ang emosyon na ating nararamdaman ay maaaring positibo o negatibo. Ang positibo at negatibong damdamin ay nakakaapekto sa ating pisikal at emosyonal na kalusugan. Kung tayo ay positibo, marami tayong nagagawa sa bawat araw. Kung tayo naman ay negatibo, hindi tayo uusad. Hindi tayo makakagawa ng mga bagay na gusto nating mangyaring mabuti kung hindi tayo magiging positibo sa ating nararamdaman. Kung lagi lang tayong naiinis sa iba, nalulungkot, hindi tayo nakikipag-usap sa iba, hindi tayo magkakaroon ng maraming kaibigan. Hindi rin tayo makakagawa ng mga gusto nating gawin kasi ang isip natin ay hindi gustong tumanggap ng mga panibagong kaalaman. Kaya dapat lagi tayong maging positibo sa anumang bagay. Kagaya ng pagharap natin sa ating gawain sa bahay at paaralan, magiging maayos ang resulta ng gawain kung positibo ang damdamin, ngunit malungkot naman ang resulta kung negatibo ang damdamin. Halimbawa sa larawang ito, gusto mong maglaro pero gusto mong kamkamin ang lahat ng laruan. Ipaano makakapaglaro ang iba kung ikaw lang ang may gusto? Dapat nakikipag-share ka, nagbibigay para sa iba. Okay, ayan ang larawan. Ano ang mapapansin mo? Ang isang bata ay hindi siya masaya. Ang isa naman ay masaya, yung may hawak na laruan. Okay. Positibo at negatibong damdamin. Ano-ano ang mga ito? Tatalakayin natin ano ang mga positibo at negatibong damdamin. Positibong damdamin. Ang kasiyahan, pagkasorpresa, nagulat ka, na-surprise ka, pagdiriwang, pagmamalakip, pagtitiwala at paghanga ay halimbawa ng mga positibong damdamin. Ang positibong damdamin ay emosyon na magaan sa pakiramdam. Ito ay nakabubuti sa ating pisikal at mental na kalusugan. Ayon sa pag-aaral, ang taong may positibong damdamin ay mas masaya, mas malusog at mas may kumpiyansa sa sarili. Ayan kung ating papansinin, ito yung mga positibong damdamin. Nagulat. Nagulat dahil natuwa ka. Masaya. Ito, masaya. Nasorpresa. Nagulat. Ito ay masaya din. Okay. So, ayan ang mga positibong damdamin. Okay. Paano mo maipapahayag ang positibong damdamin? Paano ba natin ito maipapakita sa iba? Pagsasabi ng mga mabuting salita. Ayan, kailangan nag-iingat tayo sa ating mga sinasabi. Ang pagbabahagi ng karanasan at masayang damdamin ay ang pinakamadaling paraan ng naipapahayag ang kasiyahan. Nagkukwento tayo kung ano yung ating mga naranasang maganda at masaya sa buhay. Pagguhit ng iba't ibang likhang sining. Ayan, maipapakita din natin yan. Ang paglikha ng sining tulad ng pagguhit, pagkulay, pagpinta at iba pa ay nagpapahaba sa kaligayahang nararamdaman. Ayan. So next, paggawa ng kabutihan. Masayang ating nararamdaman kung tayo nakakatulong sa iba. Gumagawa tayo ng mabuti para sa iba. Maaari ring maipakita ang kasiyahan sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabuting gawain sa iba. Ibahagi ang kasiyahan sa pamamagitan ng paggawa at pagbibigay ng card, uliham at paggawa ng mga gawain ikatutuwa sa iba. Pwede ring nag-chat ka, binati mong may birthday, matutuwa ang iba. May birthday ang nanay, mga kapatid, ang ating pamilya, binati mo siya, niyakap mo siya, o kaya binigyan mo siya ng regalo, ng sulat, o kaya sa Facebook nag-post ka na happy birthday, magandang kaarawan, maligayang kaarawan. Ayan, paggawa ng kabutihan para sa iba. Sunod, ano naman ang mga negatibong damdamin?
Okay, naranasan mo bang matalo sa laro? Ano ang iyong naramdaman? So, ayan. Katulad niyan, ano kaya ang nararamdaman ng bata? Bakit siya kaya malungkot? Ano kaya ang nagawa niya? At bakit naman yung isa masaya? Bakit siya malungkot? Okay, ang pagkalungkot, galit at pagkabigo ay mga halimbawa ng mga negatibong damdamin. Ang negatibong damdamin ay di maganda sa pakiramdam. Huwag mabahala, ito ay normal na ating nararamdaman. Kung nalulungkot ka, dahil pinagalitan ka, normal yan na nararamdaman natin. Pero, kailangan maging positibo tayo. Kung may nagawa tayong kasalanan, magsosorry tayo. Hingi tayo ng pasensya sa ating magulang, sa kapatid at sa ibang tao. Ang negatibong damdamin ay mahalaga upang magkaroon ng balanse ang ating emosyonal na kalusugan. Ito ay dapat nating mapagdaanan at maramdaman upang tayo ay maging matatag sa pagharap ng mga problema. Kung tayo nalulungkot, paano natin dadalhin ang ating sarili? Kung tayo umiiyak, paano natin patatahanin ang ating sarili? Ayan. Kung tayo may mga problema, paano natin pasasayahin o maging masaya tayo sa mga sitwasyong negatibo. Ayan, ano ang mapapansin natin sa larawan? Anong nararama ng mga batang ito? Ano sa tingin ninyo ang sinasabi nila sa bawat isa? Kung ikaw ang nasa sitwasyon na ito, ano ang gagawin mo? Bakit? Ipaiyakin mo ba ang kapatid mo? Sabi ng bata, sasabihin ng bata, oh, laruan mo! Tapos umiiyak kasi pinag-aagawan ng laruan. Maganda po ba yan? So, anong dapat mong gawin sa nakakabata mong kapatid? Aalagaan mo siya ng mabuti. Di mo siya paiiyakin. Patatahanin mo siya. Okay, sinong may kapatid? Ayan. So next, paraan ng tamang pagpapahayag ng negatibong damdamin. Okay, next. Alamin ang damdamin. Dapat mong makilala kung ano ang iyong nararamdaman at kung bakit mo ito nararamdaman. Hindi ka bigla-bigla magagalit. Okay, dalawa. Pangalawa, ipahayag ang damdamin sa tamang paraan. Turuan kontrolin ang sarili, lalo na kapag nagagalit. Makipag-usap at sabihin ang dahilan kung bakit ka nagagalit. Iwasan ang pananakit at pakikipagsigawan. Huminga ng malalim o isarado ng mahigpit ang iyong mga kamay kapag ikaw ay nakakaramdam ng matinding galit o emosyon para hindi ka nakakapanakit. Okay, kukontrolin ang sarili. Huwag sisigaw. Huwag magmumura. Ayan. Okay, pangatlo, humingi ng tulong kung nahihirapan kang kontrolin ang iyong damdamin. Huwag mahiya na magkwento at humingi ng payo kapag nahihirapan kang ipahayag ng wasto ang iyong nararamdaman. Maaari mong kausapan ng iyong magulang, kausapin ng iyong magulang, guro o sino mang nakakatanda na malapit sa iyo. Yan, makikipagkwentuhan ka anong dapat mong gawin sa problema mo. Okay, normal lang na paminsan-minsan na nakakaramdam tayo ng negatibong damdamin. Dapat lamang na magkaroon tayo ng positibong pagtanggap sa emosyon na ito. Paano mo maipapakita ang iyong emosyon sa positibong paraan? Okay, ito ay pangkatang gawain kung mayroong gawain. Ayan. So, kung kaya nating sagutan, okay, pwede mong i-post. Tapos, sagutan mo. Okay, ito yung mga sagot. Una, mali. Pangalawa, tama. Pangatlo, tama. Pang-apat, mali. Pang-lima, mali. Okay. Pangalawang pangkat. Okay, dito sa pangalawang pangkat, yung face-to-face na, pwede itong gawin. Okay, isulat ang letra ng larawan na nakikita o nagpapakita ng sitwasyon na magbibigay sa iyo ng positibong damdamin. Isulat sa papel ang iyong sagot. Okay, ang sagot niya ay CD at saka E. Pangatlong pangkat naman, isulat ang letra ng larawan na nagpapakita ng sitwasyon na magbibigay sa iyo ng negatibo namang damdamin. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Ganun pa rin ang larawan, pero alin dito yung may negatibong damdamin. Ang ating sagot dito ay A at saka B.
Okay, ano ang pagkakaiba ng positibo at negatibong damdamin? Batay sa ating mga napag-aralan, ano ang kanilang pagkakaiba? So, ang positibong damdamin, ito yung mga damdaming nakapagbibigay sa iyo ng saya, ng tuwa, ng pagkagulat o nagugulat ka dahil may masayang nangyari. Yan. Basta maging maayos ang damdamin mo, positibo yan. Ang negatibo naman, ito yung galit, puot, hinanakit, ayan, mga negatibong damdamin yan. Paano natin yan maiiwasan? Paano natin malalagpasan? Okay, maging maayos, maging mahinahon kung ano mga sitwasyon sa buhay na ating nararanasan. Yan ang dapat nating magawa. Paano natin ito ipaparanas sa iba? Ang pagbibigay ng tulong, isang paraan yan, pakikipag-usap ng maayos. Yan, positibong damdamin yan. Ang negatibo naman, paano mo masusolusyonan ang mga negatibong damdamin na ating nararanasan? Ang pagkalungkot, paano mo yan magiging positibo? Makipag-usap sa mga nakakatanda. O ano yung dapat mong gawin? Okay, dito naman, magsanay tayo. Okay, ito yung pinaka-application natin sa ating aralin. Isulat ang PD kung ito ay nagpapakita ng wastong pagpapahayag ng positibong damdamin. At HP naman kapag hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Akin ito, number 1, tinutukso ka ng mga kalaro mo dahil natalo ka sa laro. May pakasulat na ang sagot. Bago natin na kapag nanonood tayo ng video, tandaan mga bata, laging maganda ng lapis at papel para kapag may mga activity, makakasagot, maisusulat mo ang iyong mga sagot at makakapagkopya ka kung ano yung mga dapat mong tandaan. Okay, pangalawa, pinagalitan ka ng iyong magulang dahil hindi mo nagawa o nagawa ang inutos sa iyo. 3, binigyan ka ng iyong ninang ng gusto mong laruan sa iyong kaarawan. Okay, ang ating sagot sa number 1. Tingnan natin kung magkakatulad tayo. HP. Ayan, positive. Hindi positibo, negatibo ito. Okay, next. 2, HP pa rin. Number 4, 3, PD. Okay, next. Tukoy ng damdamin na sumusunod, itala ito. Okay, dito. Ano yung mga positibong damdamin at saka negatibo na pag-aralan na natin yan. Okay, tatlo-tatlo lang. Okay, kung ang iyong mga kasagutan na ay ang positibo, tuwa, pagkatuwa, pagkagulat, pagiging masayahin. Okay, dito naman, negatibo naman, galit, puot, pag-iyak, ayan, pagkalungkot. Ayan, ang sagot natin dito. Okay, next. Lagi nating tatandaan mga bata sa tahanan, ipakita ang pagiging positibo sa anumang sitwasyon na nakakabuti sa iyo. Okay, salamat sa panunood. Sana may natutuhan ka sa ating napag-aralan. At ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Kung di ka pa nagsusubscribe sa aking channel, magsubscribe ka na para lagi kang updated. Kung may mga panibago akong videos, ay mapa-update ka. Mapapaalalahanan ka na may bago akong video. Okay, God bless at mag-ingat po tayo.